Good day everyone! Welcome po sa ating channel. At ngayon, gagawa tayo ng pancakes without baking powder. Ito ho ang ating mga ingredients. So, 1/2 cup evaporated milk, 1/2 cup all-purpose flour, 1 tablespoon white sugar, 1 teaspoon salt, iodized, 1 piece of egg. Bale, ihalo lang natin itong salt dito sa ating milk. Pagkatapos, isunod natin itong sugar. Tabi lang natin to. Actually, dagdag na natin itong egg. Yan. Pinaghalo-halo ko na yung salt at saka sugar para matunaw agad. Kasi baka maging grainy yung kakalabasan ng pancake natin kung hindi natin ma-dissolve mabuti yung asukal at saka yung asin. So, haluin lang natin mabuti hanggang ma-dissolve. So, I think okay na. So, kunin na natin to. Ihahalo na natin itong mixture dito sa all-purpose flour. So, yan. Binuhos na natin lahat. Scrape lang natin. So, halu-haluin lang ho natin para ma-incorporate lahat ng ingredients. So, eto na. I think okay na to. Ita-transfer ko muna siya sa isang container. So, transfer lang natin tong pancake mixture natin dito sa aking squeeze bottle. Mamaya, kapag nagluluto na tayo, makikita nyo kung gaano kadali ang pagluluto ng pancake kapag may squeeze bottle kayo. Pero kung sakaling wala kayong ganito, pwede kayong gumamit kahit na anong pwedeng pansandok nyo dito sa ating mixture. So, yan. Napuno na natin yung ating squeeze bottle. Lahat ng mixture na ilagay natin. Ngayon, pwede na natin umpisa magluto. Close lang natin to o lagay lang natin takip para pwede na gamitin. Painit lang natin itong kawali. Lagyan lang natin ng unting mantika. Kailan itong mantika ikalat natin. Kailan lang natin i-coating yung mantika dito sa pan para lang hindi dumikit yung pancake natin. Hindi natin ito babawasan ko pa. Medyo marami pa siya. So, squeeze lang natin yung ating mixture dito sa pan. Kung mapapansin nyo, almost perfect yung pagkabilog ng ating pancake. Pero kagaya ng sabi ko, kung wala kayong squeeze bottle, okay lang din. Gumamit kayo ng sandok or spoon. Ang importante, mag-start kayo sa gitna. Tapos hayaan yung kusang mag-spread yung inyong mixture. So, i-zoom in lang natin saglit at may papakita ko sa inyo. Yan, mapapansin nyo, may butas siya. Dito rin sa kabila, may butas-butas siya. Eto, yun, dumadami. Oops! Ayan,
Madami siya. Kapag nakita nyo yung pancake nyo na nagkakaroon na ng ganito, ibig sabihin nun, naluluto na yung kabilang side ng pancake nyo. Kapag dumami ng husto to, kailangan nyo nang baliktarin yung pancake nyo bago masunog. Sa pagluluto pala sa pancake, hindi pwede ang high heat. Kung hindi, masusunog agad yung labas ng pancake nyo. Kailangan low to medium heat lang siya para unti-unti maluto yung inyong pancake. So, medyo dumadami na yung parang air pockets ng ating pancake. Pwede na natin itong baliktarin. Yan. Manipis lang pala yung kakalabasan na itong pancake natin kasi wala itong baking powder. Eto pagpupush na to, medyo nag-curl kasi yung ating pancake kaya ginagawa ko. Pero kapag store-bought na yung pancake nyo, hindi nyo naman kailangan gawin to kasi evenly naman yung pagkakaluto niya. So, yan. So, eto na yung ating pancake. Lulutuin lang natin yung iba. Eto na ho ang ating finished product. Ang pancakes without baking powder. So, isa, dalawa, tatlo, apat, at lima. Bali, limang piraso ho ang nagawa natin na pancakes gamit ang ating recipe. So, ayusin lang ho natin. Okay, kung mapapansin nyo, mayroon ako ditong sauce. Salted caramel sauce to na gawa ko. Ito ang gusto kong iterno sa ating pancake. So, actually, tikman pala muna natin yung ating pancake na walang sauce. So, islice lang tayo dito na maliit. Okay, yan. Close up lang natin para makita nyo kung gaano kanipis yung ating pancake. So, mas mukha siyang crepe pero mas malaman siya. So, yan, tikman na natin. Ang lasa niya, malalasahan niyo yung egg dun sa mixture. Pero hindi siya maalat, hindi rin siya matamis. Sakto-sakto lang siya kung gusto nyo yung savory or sweet na terno ng inyong pancake. Kasi ako minsan gusto ko na ang katerno niya is yung egg or ham. So gamitin natin tong ating sauce. Okay, lagyan lang natin to sa taas ng kaunti. Oops. Okay. Spread lang natin itong ating sauce sa taas. Yun nga ho, kagaya ng sinabi ko kanina, depende sa inyo kung anong gusto nyong katerno na itong pancake nyo. Kaya, kung gusto nyo naman mas matamis naman dito, yung tipong walang kayong ibang gustong ilagay, kundi yung pancake lang mismo, pwede nyo i-adjust yung amount ng ating sugar dun sa recipe. So, kayo na ho bahala kung paano. Ang may papayo ko lang ho, kapag in-adjust nyo from time to time, magluto kayo na kahit ng late na piraso para alam nyo yung tamang adjustment na gagawin nyo. So, tikman pa natin ulit. So, ayan na ho ang ating pancake. Ito na po ang ating costing. At kung nagustuhan nyo po,
itong recipe natin, please comment, like, and share this video. Para naman po sa future videos, please subscribe to my channel and hit the notification bell to get regular updates. Thank you in advance and have a nice day. Bye-bye.